Naging matagumpay siyempre ang pagkakaaresto kay Apollo Quiboloy. Yan ay dahil sa kagalingan ng ating mga kapulisan. In particular, sa namuno dyan po sa Davao Region Police Office na si Police Brigadier General, soon to be Major General, Nicolas Torre III. Siya po ay kasalukuyang acting chief ng CIDG. Ano? Kaya kasama po ngayon sa pagtutuunan ng pansin, nito pong si General Torre ay yung tinatawag po na Angels of Death at saka yung pagsasampa ng kaso sa mga nag-obstruct ng hustisya sa pag-aresto dito po kay Apollo Quiboloy at mga kasama niyang akusado. Una po nating basahin ito pong balita noong September 28 pa, kung saan ayon po kay General Torre, iimbestigahan po nila ang tinatawag na Angels of Death nitong si Apollo Quiboloy. Ayon kasi sa mga nakalap nating impormasyon sa balita, ito daw pong Angels of Death ay mga private armed group di umano ni Apollo Quiboloy na ginagamit niya para po takutin yung mga kanyang di umano'y biktima ng pangmumolestya o karahasan. At yan po ay tiyak na ng ating kapulisan sapagkat meron na po silang mga identified individual na nasa likod po nito. Pero syempre, iniipon pa po ang mga ebidensya para po sa kaukulang kaso. Ngayon, ano po ba ang sinasabi dito sa partikular ng balita? The new acting director of the Police Criminal Investigation and Detection Group or CIDG ay sinabi po noong Biyernes na ipagpapatuloy po nila ang malalim na investigasyon sa mga alegasyon laban sa Kingdom of Jesus Christ at sa lipong si Apollo Quiboloy. Ayon po kay Police Brigadier General Nicolas Torre, ay sila po'y magsasagawa ng build-up case sa mga tinatawag na Angels of Death nitong si Apollo Quiboloy for a possible case nga ng human trafficking. In particular, ito po yung pahayag niya. Hinahanap natin ang mga palatandaan na nandoon ang kanilang mga anak. May mga parents ng missing persons na ang feeling nila ay nandoon sa loob at hindi naman nawawala ng tunay ang kanilang mga anak. Kung hindi nandoon lang, hindi lang pinapalabas. The CIDG is also preparing charges of sedition. Ito na. Ha? At puntahan natin yung isang balita tungkol dyan. Ito na. Ang nangyari kasi mga tol, noong August 26, 2024, ba't tumutunog ng ganun, ano? Andali, i-mute natin itong Facebook. Ay nagsagawa po ng implementasyon ang warrant of arrest para kay Apollo Quiboloy ang ating Philippine National Police. In the process, talagang naging mahirap para sa ating mga kapulisan, kaya nga umabot po ito ng more than 2 weeks. At samot-saring challenges. Kasama po rito yung mga kasinungalingang pinakalat ng mga miyembro ng KOJC at ng mga sumusuporta kay Apollo Quiboloy. At saka yung lantarang pangbabasto sa ating kapulisan, pananakit, at overall paglabag sa batas. Kaya naman, sa ngayon, nakikita po ng ating CIDG chief na maaari pong masampahan ng mga kasong obstruction of justice at kasama na rin siguro yung sedition. Ayon po dito, the Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group will file cases against people who threaten police officers and their families during the manhunt for Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. CIDG Director Brigadier General Nicolas Torre III said he will personally file cases of harassment and direct assault against the personalities he has identified as having harassed him and his family at the time he was leading thousands of policemen
Looking for Kibuloy at the KOJC compound in Davao City. Kung babalikan kasi natin yung circumstance na yan, mga tol, eh mahigit po sa 4,000 pulis ang nagsama-sama po dyan na pinamunuan nito pong si Brigadier General Torre. Doon nakita natin na kahit napakarami ng mga pulis, itong mga miyembro ng KOJC ay tahasang lumabag sa batas, specifically, hinaras itong si General Torre, 10 ng kanyang pamilya. Ito ba ay nararapat lamang aksyon ni General Torre? I believe so. Kasi hindi naman porket siya ay pulis, eh wala na po siyang karapatan na ipagtanggol legally ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya nararapat lamang po ang gagawin na ito ni General Torre. One of the complainants is myself, sabi niya, because I was one of the harassed police officials. Torre was then the director of the Davao Regional Police when he led over 5,000 pa nga pala, oh, police officers in the manhunt for Kibuloy who is facing cases of qualified human trafficking and child abuse before the Pasig and Quezon City courts. Anyway, update nga dito kay Apollo Kibuloy. Sa ating pagkakaalam ayon sa balita, maayos naman daw po ang kalagayang pangkalusugan nitong si Apollo Kibuloy ayon po sa medical expert mula po sa ating gobyerno. Pero pinalalabas po ng kampo ni Apollo Kibuloy na he needs medical attention, that's why they are requesting for house arrest. Ano? House arrest nung una, tapos nung hindi mapagbigyan, eh ang nire-request naman nila, hospital arrest. Pero malamang sa malamang, mga tol, hindi po mapagbibigyan yan sapagkat eh kaya nga mag-basketball nito. Umi-score nga ito ng mahigit sa 100 puntos. Di ba? Napakabuaya sa paglalaro ng basketball. Siya lang yung tira ng tira. Pero pumapasok naman. Kaya nakaka-score po siya ng mahigit sa 100 puntos. O, pag nagagawa mo yung ganung bagay, ako nga, di ko na kaya mag-basketball ngayon eh. Ibig sabihin, yung kalusugan ko, hindi maayos kumpara sa kanya. Mas maayos ang kalusugan ni Apollo Kibuloy kumpara sa akin. O, tapos hihingi pa siya ng hospital arrest. Kalokohan yun. Kaya hindi yun dapat mapagbigyan ng ating hukuman. Kaugnay naman po sa kinakaharap niyang kaso, syempre, siya po ay patuloy na nakakulong dahil non-bailable offense po yung isa doon, yung qualified human trafficking, na may kaparusahan pong life imprisonment. Pero make no mistake about it, mga tola, sa pangunawa ng piyansa. Kasi lahat naman po ng kaso talaga ay pwede pong piyansahan. Yan po ang katotohanan dyan. Majority ay tinuturing na mandatory. Constitutional right po kasi yan to bail. Pero syempre, kapag ka ang kaparusahan ay life imprisonment o reclusion perpetua, at kung malakas ang ebidensya, i-deny po ang petition for bail. Yun po yung pinagkaiba lang ng dalawa. At sa kaso ni Apollo Kibuloy, mukhang malakas po ang ebidensya dito. At saka yung posibilidad na siya po itumakas. Hirap na hirap nga yung ating mga kapulisan na siya ihulihin. Kaya kahit mag-file po ito ng petition for bail, 100% yan po malamang sa malamang talaga ay hindi po aaprubahan ng ating hukuman. Ayun pa po, dito sa binabasa nating balita, the self-styled appointed son of God is detained at the PNP Custodial Center. According to Torre, he has no issue if Kibuloy supporters were only harassing him and fellow police officers. But what he could not accept was when their respective families were also harassed. Kadalasan ganyan naman ang tao, di ba? Lalong mga naghahanap buhay lamang. Yung mga public servant natin na trabaho lamang. Personally nyo sila, no problem. Pero kapag ang pamilya nila ay dinamay mo, ibang usapan na po yun. No? Kaya nararapat lamang na kapag ka ikaw ay lumabag sa batas, managot ka. At mukhang ganon yung mangyayari po dito. He cited his own case wherein his wife and children were attacked by Kibuloy's followers on social media platforms. The social media accounts of my children were flooded with hate messages. A lawyer of Kibuloy
whom he did not identify, also made public pronouncements urging his family and relatives to admonish him and stop the manhunt against the preacher. They involve our children and our spouses. It's already gone overboard and I cannot allow that, sabi po ni General Torre. For the people who harass his family, Torre said, they should expect notices about their cases in the near future. We'll bring them to the court, he warned the alleged attackers. Sana, mangyari po talaga yan kasi yun ang problema sa ating bayan ngayon eh. Yung ating karapatan sa malayang pamamahayag ay inaabuso ng mga sinungaling na tao. No? Nagpapakalat sila ng mga kasinungalingan in the guise of freedom of speech. Pero ang katotohanan, hindi po iyon tama. Sapagkat ang ating kalayaan sa pamamahayag ay hindi naman po absolute. Yan po ay merong limitasyon. Lahat tayo ay may karapatan sa pagpapahayag ng ating saloobin sa publiko. Pero tandaan po natin, kahit nga hindi po natin alam ang batas, dapat basic na nga po sa atin yun eh, na kapag ka ang isang bagay na ating ginagawa at sinasabi, ay sa paningin po natin ayaw natin gawin sa atin ito, dapat wag din natin gawin sa iba. Kung ano ang mga bagay na ginagawa na ayaw mo, na sinasabi na ayaw mo, ikaw mismo wag mong gagawin sa iba ito. Yun lamang yung maging pamantayan natin mga tol, at sigurado wala tayong malalabag na batas eh. Kasi the rights of speech ends when someone's rights has been violated. Basic po dapat yun. Titirahin mo ang gobyerno. Normal yan. Bahagi yan ng kalayaan po natin. Pero sa proseso ng pagtira mo sa gobyerno, ikaw ay lumalabag naman sa karapatan ng mga particular na individual. Mali po yun. Sa cases ng KOJC, binibira nila ang gobyerno. Binibira nila ang ating mga kapulisan sa pamamahayag nila. Pero yung kanilang kaparaanan, illegal. Kaya nararapat lamang po silang sampahan po ng kaukulang kaso. At sana, maging lesson po ito sa lahat. Na dapat sa bawat gagawin po natin at sasabihin, ito dapat ay naaayon sa ating batas. Kung hindi po natin alam ang ating batas, sa ating pamantayan bilang tao. Ngayon, ano ang tugon dito ng Kingdom of Jesus Christ? Eh, syempre, palalabasin nila na sila po'y pinepersecute lamang dahil sila po'y naniniwala kay Apollo Quiboloy. Sabi nga nung abogado na si Torion eh, season of tribulation. O, Quiboloy followers ready to face police complaints. Members of the Kingdom of Jesus Christ are preparing for charges that the police have announced they are readying in relation to the search operation at the religious group's compound that ended in the arrest of Apollo Quiboloy, the KOJC leader facing abuse and traffic cases in courts in Metro Manila. Sa punto nga na ito, gumawa pa rin sila rito ng kasinungalingan eh. Fake news ang pinakalat po nila eh. Kasi sinasabi po ng mga supporter ni Quiboloy na hindi daw po naaresto, nahuli itong si Apollo Quiboloy. Ito daw po ay kusang sumuko at mula daw po sa labas, pumunta daw po ito sa loob ng KOJC compound para sumuko. Malaking kasinungalingan po yon. Sapagkat ang katotohanan, nagtago ng matagal si Apollo Quiboloy sa KOJC compound at nang siya po ay nasusukol na, partikular sa isang building at nang i-anunsyo na po ng ating kapulisan ang ultimatum na for several hours binibigyan sila ng pagkakataon na isuko si Apollo Quiboloy, otherwise papasukin nila ito using reasonable force. E doon po sumuko na itong si Apollo Quiboloy. Kaya yung sinasabi nila fake news po yon. Dapat nga may mga managot pa doon eh. Mga vlogger na nagpakalat ng fake news, mga responsible individual na niloloko ang taong bayan, pinapaniwala na ganito ang ginawa ni Apollo Quiboloy.
Pero sa katotohanan, siya po ay nagtago at nagsumikap pa na makatakas sa batas. KOJC lawyer Israelito Torion said that he was only doing his job as the controversial pastor's legal counsel. Pati ba naman disbarment case, he said, of the legal challenges that he and the OKOJC members may face for what police said was obstruction of justice and harassment during the search operation. Eh walang magagawa kasi kayong mga abogado, ang ine-expect sa inyo ng publiko ay yung highest observance or adherence to the rule of law. Dahil kayo yung mga officer ng korte, di ba? Eh ano ba ginawa nitong kampo ni Apollo Quiboloy? Partikular itong si Attorney Israelito Torion, nagsinungaling po nang nagsinungaling ito sa harapan ng publiko. Dinala pa nga sa Senado yung pagsisinungaling eh. Kaso lang kakampi niya yung chairperson at yung mga senador doon. Kaya lumalabas na yung mga pulis pa ang sinungaling. Pero ang katotohanan, napakasinungaling ng abogado na ito. At bawal sa abogado ang nagsisinungaling, di ba? Kaya dapat, i-disbar talaga yan. Bakit natin sinasabing sinungaling si Attorney Israelito Torion? Eh napatunayan ng ating kapulisan na kasinungaling yun yung kanyang sinasabi na wala si Apollo Quiboloy sa KOJC compound. At alam nila kung nasaan si Apollo Quiboloy base sa kanilang mga naging actuations at pananalita. Diba? Ganun lang yon. Kaya kung ikaw man, Apollo, Israelito Torion, ay sampahan ng disbarment, I believe na nararapat lamang yan para sa iyo dahil sa iyong mga kasinungalingan na ipinaresenta sa harapan ng publiko. Huwag niyong sabihin na ito ay persecution lamang sa inyo dahil kayo'y naniniwala kay Apollo Quiboloy. Lumabag kayo sa batas. Alam na alam mo yan bilang isang abogado. Tapos idadahilan niyo rito, ginagawang miserable ang inyong buhay. Kayo ang lumikha niyan kung bakit ganyan ang kinakaharap niyong challenges o problema sa kasalukuyan. Hindi po ang mga pulis. Ang mga pulis sa pangunguna nitong si General Torre that time ay nagtatrabaho lamang. Kaya nga sabi dito sa balita, di ba? We are just implementing a simple warrant of arrest ayon kay Brigadier General Torre. Pinigilan tayo. Inassault ang mga tao natin. Sinabuya ng, pasensya na kumakain kayo, di ko nababanggitin. May mga sinuntok. Nakakadiri, di ba? Yung mga dumi ninyo, iahagis ninyo sa ating kapulisan. Anong uri kayo ng mga mananampalataya, by the way, kung ganyan ang inyong mga pag-uugali? Kaya harapin nyo ngayon tong siguradong reklamo na nag-aantay sa inyo. Ito naman ay matter of ascertaining the truth, ika nga, di ba? Kaya ang pagbabasihan dyan, ebidensya. Sa pamamagitan ng mga ebidensyang ipepresenta ng bawat panig, in particular ng prosecution, yung mga ibibigay na ebidensya ng ating mga kapulisan kung ano yung mga ginawa sa kanila ng mga members ng KOJC na ito na paglabag sa batas, yun ang magiging basihan ng ating hukuman kung kayo, mga KOJC members, ay walang kasalanan. Pero wag niyong sabihin na ito ay panahon ng tribulation. Kayo gumawa niyan. Igagaslight niyo pa mga miyembro ninyo. Simple lang naman kasi, kung kayo'y talagang nasunod sa salita ng Diyos, dapat isinasabuhay ninyo kung ano ang sinasabi sa Biblia. Hindi ako maka-Diyos, pero I read the Bible cover to cover nung panahon na akala ko'y magiging pastor ako, bata pa ako noon. Pero ang isa sa mga mahalagang bagay na natutunan ko sa pagbabasa ng Biblia ay ang salitang pag-ibig. Love, sabi nga sa Corinthians, di ba, is defined by several terms na lahat ay positibo. Di ko na isa-isa yan, nakalimutan ko na rin eh. Pero lahat positibo yon. Love is kind, love is just, blah, blah, blah. Kung isinabuhay nyo yon, walang ganito.
Walang problemang ipagtanggol nyo si Apollo Kibuloy. Pero sa paraang nararapat, sa paraang naaayon sa ating batas. Sabihin nyo na mahal nyo si Apollo Kibuloy. Sabihin ninyo na naniniwala kayo bilang siya ay self-appointed son of God, na siya ang daan para sa inyong kaligtasan. Hindi masama yon. Walang paglabag sa batas doon. Pero ang sabihin ninyo sa mga kapulisan na sila'y ginagamit ang kanilang mga kapangyarihan para harasin si Apollo Kibuloy at kayo, at in return, gaganti kayo, hindi lamang sa mga kapulisan, kung hindi pati sa kanilang mga pamilya, eh maling-mali yun. Kaya dapat pagbayaran nyo ito pong ginagagawa ninyo. O, ganun lang kasimple yon. Harapin ninyo ngayon ang mga kaso na ito. Otherwise, eh matutulad kayo kay Apollo Kibuloy na maaaring labasan ng warrant of arrest at mapipilitan ding harapin ang kaso kinalaunan. Kasi ang proseso niyan mga tol, eh daraan niyan sa pagdinig, particular ng prosecution. Hindi porket pulis ang nagrereklamo sa pangungunang ngayon nitong si General Torre, eh automatic aakit po yan sa korte. Yan po ay daraan sa proseso at magrereklamo, ganito yun eh. Si General Torres sa prosecution, titingnan ng prosecution kung merong sapat na basihan ang kanyang reklamo, ipapatawag kayo para sumagot sa complaint laban sa inyo, babalansehin ng prosecution ang complaint base sa mga ebidensya at yung inyong counter affidavit at mga ebidensyang ipepresenta rin. At doon, idedetermina ng prosecution kung meron bang sapat na basihan para sa isang pa ang kaso sa hukuman. Pagka sa prosecution pa lang, kung talagang wala kayong kasalanan, eh hindi na yan aakit sa korte. Pero, tingin ko naman, pulis po itong nagre-reklamo ngayon. Alam niya kung ano po ang basihan sa pagsasampa ng kaso, kaakibat niyan ang mga ebidensya. Kaya nararapat lamang na dumaan kayo sa proseso. At dahil dyan, syempre, tingnan natin kung ano ang magiging desisyon ng prosecution and eventually ng korte sa inyong mga kakaharapin problema. Kaya matuto na kayo, mga sumusuporta kay Apollo Kibuloy in general sa mga Duterte. Walang problema sa pagpapalitan natin ng diskurso. Hindi yan question sa atin eh. Dahil nasa demokratikong bansa po tayo. Ang pagpapahayag natin ng pagsuporta sa ating mga sinusuportahang public servant or politiko, kalayaan po natin yan. Pero gawin po natin ito ng maayos. Gawin natin ito ng merong kahit paano respeto. Ngayon, kung sa tingin niyo hindi kayo nire-respeto ni Top 1, very rare yun. Eh, ako'y nagsasalita lamang po dito base sa inyong mga actuations. Kapag kayo'y pumasok sa programa ko ng maayos naman ang pananalita, hindi kayo makakadinig ng kabastusan sa akin. Pero pag ako'y ginawa nyo ng hindi maganda na pananalita sa programa ko at nabasa ko, makakarinig din kayo ng mga salita na magbabagay lamang sa description ng inyong pagkatao. Ganun lang yon. Hindi tayo nagsasalita rito para mangharas ng sinuman. Tayo po ay rumereact lamang sa harassment na ginagawa ng iba, partikular sa ating mga sinusuportahang politiko, sa ating sinusuportahang Pangulo. Siyempre, kakaibat ng pagsuporta natin sa Pangulo, yung pagsuporta natin sa mga pinagkakatiwalaan din niya, kasama po dyan ang ating kapulisan. At in this case, pinagtatanggol natin ang ating mga kapulisan dahil ginagawa lang naman nila kung ano yung naaayon sa batas. At lahat ng mga actions nila, yon ay para sa pagpapanatili ng kaayusan at katiwasayan sa ating lipunan. Bakit hinuli si Apollo Kibuloy? Simple lang ang sagot. Kasi meron siyang paglabag sa batas na ginawa di umano. At ang korte naglabas ng kautusan para arestuhin siya. Hindi siya hinuli dahil galit sa kanya si General Torre. Dahil galit sa kanya ang mga pulis. Hinuli siya para papanagutin sa mga alegasyon laban sa kanya.
and it is proper lamang na mangyari yan. Sapagkat sa huli, kung talagang walang kasalanan si Apollo Quiboloy, eh nararapat naman lumabas din talaga ang katotohanan. Mapalaya siya kung wala siyang kasalanan. Ngunit, kung meron siyang kasalanan, eh dapat pagbayaran niya po ito nang naaayon po sa kaparusahan na nasusulat sa ating batas. At yan po ang pagkakakulong ng life imprisonment. Sa inyong mga miyembro ng KOJC, hindi naman life imprisonment ang maaari niyong kaharaping pagkakakulong dito. Pero sa aking pagkakaalam, bagamat ako hindi abogado, ako po isang criminologist, ang kaparusahan sa obstruction of justice ay naglalaro mula po sa 2 taon hanggang 6 na taon na pagkakakulong. At ang kaparusahan sa sedition ay naglalaro din, inciting to sedition or sedition, ha? Naglalaro yan between 6 months and 1 day to 6 years or 6 years and 1 day to 12 years respectively. O with that, sana maging babala sa inyo yan, ha? Mga KOJC members, kasama na rin yung mga vloggers na ang hangad lamang for the views, kaya ang gagawin nila magpakalat ng fake news, ibang kaso yon. Article 154 naman ang nag-aantay sa inyo in relation sa Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Mabigat din ang kaparusahan nun. Kaya mag-isip-isip kayo. Baka ngayon, paldo kayo, ika nga, ng mga, ang dalas ko nakakakita ng mga nag-i-scatter sa Facebook eh. No? Kaya, yung mga dati nating sinusubaybayan, naalala ko kasi ito mga tol, meron sa GC eh. Yung nasa GC pala, hindi na kita papangalanan. Hindi na rin ako nag-comment sa GC. Pero I hope, wag po kayo mag-promote ng sugal doon po sa GC natin. Ano, sana madinig nyo po ako. Wag nyo pong i-promote ang sugal doon sa GC. Yung scatter. Yung scatter, ito yung mga bumabagsak-bagsak na nakikita natin na nilalaro ng mga kulalang content creator. Ako madalas nakakapanood ako sa kanila sa totoo lang. Nakakapanood ako kay Big Cheng kasi nakakatulong sa tao. Nakikita ko naglalaro siya. Nanonood ako. Wala namang problema doon kung manood tayo. Huwag lang kayong mag-i-engage at malulong sa sugal. Kasi sa sugal, pag nalulong kayo, sigurado sisirain po niyan ang buhay ninyo. Ako po, living proof ako niyan. Particular sa sabong. Ano? Sinira ng sabong ang buhay ko. Almost masira ang pamilya ko. Buti na lamang mabait sa akin ng Diyos. At may mga himala na nangyari. Himala na lamang eh. Kasi akala ko talaga wala ng pag-asa noon. O, kaya, again, wag po tayong magpakalat ng mga ganon sa GC. Ang group chat po natin ay binuo para tayo po'y maging solidong supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi po para manginganyo ng sugal sa ibang tao. Sa parte naman ng mga patuloy na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, isegue ko na to, eh sana gawin lamang po natin yan hanggat may kakayahan po tayo. At sana wag po tayo magbabago hanggat si Pangulong Bongbong Marcos ay gumagawa po ng tama at nararapat para sa ating bansa at sa sambayan ng Pilipino. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Shoutout po sa inyong lahat.